tinitilian, pinagkakaguluhan saan mang magpunta. Sa edad niyang 17 anyos, umani na ng iba't ibang tagumpay at pagkilala maging sa larangan ng pag-awit ang isa sa pinakamainit na kapamilya teen actor ngayon, si Daniel John Ford Padilla. Daniel, bago ang lahat, congratulations mo na sa dami ng award na hinahanap mo sa Pinoy Big Brother. Ano pa kailangan mo doon? Siyempre masaya kasi ang dami po talagang fans sa pumunta pa sa harap ng stage. Malaki po ang pasasalamat ko sa kanila. At ikaw naman, Aja, ano naman ang naging pakiramdam ng isang bilang kapatid para sa para kay Daniel? Kinilig din po. At ikaw kinilig? Opo. Actually, hali parang apat na kuha po niya. Parang wow. May klase, ano? Kapatid ko. Si RJ Oronel Jake ang ikalawa sa mga kapatid niyang sina Ralph at Ruana na mga anak ni Romel sa asawa niyang si Annabel Antonio. Tulad ni Daniel, pinasok na rin ni RJ ang showbiz at unang naging bahagi ng PBB Unlimited noong 2011. Huli siyang napanood bilang Young Dieter Ocampo sa Apoy sa Dagat. Nalaman namin na nagkita lang kayo nung ganito ko na. 17 years old. 16 years old, nagkita yata kayo. 15. Yung na first time yung pagkikita. Anong naging pakiramdam mo nun? Hindi ko pa alam na may Kuya RJ pa pala. Kala ko, nung bata pa ako, nakita ko lang si Kuya Rap siya, si Atruan, kasi nasa Mindanao siya. Mm-hmm. So, nung nagkita kami sa Green Hills niya, sabi na na, doon daw matulog. Tapos sabi, may kilala mo na si Kuya RJ. Tapos yung pagdating ko doon, si Kuya RJ. Tapos nakita ko, si Kuya RJ, stop bro! Ganyan na, so parang, uy, solid. Solid ka agad. Na-excite ka ba nung mga panahon na makikita mo na siya? Opo, actually, nung tinex ako ng kuya ko, bago siya makarating sa bahay, sabi ni Kuya Rap sa akin, told me, meron kami surprise sa'yo. Mm-hmm. Akala ko, PS3 game. Kalauna ako. Pagdating sa bahay, ito na yung surprise mo. Pagtingin mo sa likod, sino ito? Si Daniel. What's up, bro? Pagkita na nakakalang, may luksong bayan, may luksong dugo, tinatawag na kapatid ko nga. Yun, so, feeling ko, totoo yun. Totoo talaga yun. Kasi hindi ko pa na-meet sila ko yung RJ, never pa. Pero nakikita kami, nagulat kami, pare-pareho kami ng ugali. Jay, kailan mo nalaman na meron kapatid na Daniel? Matagal na po eh. Since high school pa po ako na nababanggit na po sa akin ni Papa. Diga ba? Medyo galit, nagtampo, ano? Hindi po eh. Actually, mas natuwa po ako eh. Okay. Kasi parang mas masaya ako pag mas marami. Naintindihan kita. More brothers, more fun. Ano? So, hindi ka ba nailang ngayon na yung kapatid mo eh talagang isa sa pinakasikat na artista ngayon sa showbiz? Lakas na. Kasi nakita ko naman naiyawan sa'yo, nagulat ako. Very proud po ako kasi tinutuloy pa rin niya yung tinayo ng sinaunang mga pinuno namin. Ano ang pagkakaiba nung first time siya nakita at ngayon nagkakasama kayo at nakikita mo sa akin? First time, medyo ano pa eh, parang nagkakapaan pa lang kami. Mm-hmm. Kung ano ba ugali dito ni Daniel? Ano ba kayo yung mga trip nito? Mm-hmm. Siguro galon din siya sa akin. Mm-hmm. Kaya nga sabi sa amin ni na Papa pa magkakasama kami sa mood. Mm-hmm. Just wait, umayos nga kayo dyan. Kasi ang kukulit na kala namin, habang nagpapapictures ha, sinusundot ko yung point. At saka isang hindi ko makalimutan, Daniel, pag sinabi mo tungkol sa pamilya mo, walang gagalaw dahil makakaaway ka talaga hanggang dulo. Oo, siyempre. RJ, ikaw din ba ganun din ba ang prinsipyo mo sa pamilya? Opo, ganun din po. Kasi yun ang tinuro sa amin. Mm-hmm. Pamilya, pamilya. Mm-hmm. Daniel, ikaw, anong meron ka ngayon na wala ka nung araw? Marami ho. Marami naman ho. Talagang may mga gusto ko na minsan hindi kaya muna ngayon. Pero ngayon, ako na mismo yung maayo kasi parang hindi ko naman pala kinahan to. So hindi ko na nabibinan. Nung araw ba, nung maliit ka, naisip ko na gagawa ko ng paraan para matasal ko ito para kung lahat. Actually, ano po eh. Yung bata po ako talagang sinasabi ko sa sarili ko, kahit wala pa ako nun, meron ako. Kasi sabi ko? Nang tinatatak ko sa isip ko. Bahay? Naisip ko nung araw magkakaroon ako ng bahay? Opo, magkakaroon ako ng solid na bahay. Nung nagkaroon ka, ng pakiramdam mo? Masaya, siyempre, kumbaga, eto na yun. Okay, si Daniel to, spoiler. Magkanalambingan ka, bibigay ka kagad pagka sa mga kapatid. Hindi po siya madamot. Nung kailan lang po, pinag-shopping niya po kami mga kapatid. Ganun Bait po siya naman. Hindi kasi ano po yun. Kasi alam din ho niya na kung dati hindi kami nakaka-shopping, hindi kami nakakatikim ng ganito, ganyan. Kasi isip niya, ako rin, hindi ako ganyan nakakatikim. Siyempre, ngayon natitikman ko na, bakit hindi ko i-share sa mga kapatid ko? At pero si Romel, daddy niyo, kano ba ka-stricto to? Pansyado na namin si AirPods. Hindi siya
mahigpit masyado, no? Okay lang naman. Si Papa siguro, times na talagang barkada mo siya. May mga times na talagang pinapa-adjustable siya. Alam mo, sa isang pamilya, minsan talaga hindi mo maiwasan. Yung tatay, nanay, may favorite na isang anak. Feeling ko si Ate Rowan. Oo, si Ate Rowan. Si Ate Rowan. Yung babasunurin po sa kanya. Babasunurin. Oo. Oh, yun naman ang kaligayahan ng magulang, di ba? Sa love life, matanong ko muna ikaw, RJ. May girlfriend ka naman? Meron po. Ano, nasa showbiz ba? O, ah, hindi pa, wala pa. Ano ba ang type ni Daniel? Kailangan mahaba ang buhok? At... Si Daniel naman pagdating sa buhok, wala na naman. Kahit walang buhok. Kahit may pagkapalot naman. Kaya yung mga type niya, yung mga tipo, cut-rate siya. Yan. Mga... Paano mo magmahal si Daniel? Pwede ko dyan. Lahat ng pwedeng ibigay, ibigay sa inyo. Pero namin ko na ba si Katrin? Opo. Kamusta siya? Okay naman. Pag nakikita ko silang dalawa, talagang may chemistry. Talagang totoo yan. Gusto ko bang maging sister-in-law siya someday? Bakit ulit? Tinanong mo na siya kung mahal ka ba niya. Yan. Matalang ito mo po. Si Direk Dado daw may sinabi na doon sa must be loved, na kahit daw ang pamilya hindi buo, hindi na nga ang walang masisira pagkatao. Naniniwala ka ba doon, Daniel? Kasi nag-heart to heart talk kami, Direk Dado. Parang di naman kasi, hindi porkit wala kang airpads o kaya wala kang airmats, ibig sabihin magre-rebelde ka na. Hindi naman ho ganun yun. Kung baga, tanggapin mo. Ganun ang buhay. In short, di ba pare? Wala namang perfectong pamilya sa mundo. Totoo. Tsaka masabuting, kung wala kang airmats, hindi ikaw maging airpads sa nanay mo, di ba? Maaaring naghiwalay ang mag-asawa, pero hindi sila naghiwalay sa pagpapalaki sa inyo. Tama. Yun ang maganda sa amin. Noong first time, siya pa si tito nyo, di ba? Si Kito. Noong first time na umamin na meron pala siyang ibang kasarian, ano naging reaction nyo? Actually, nung bagong dating pa lang si Tita Bibi noon dito sa Manila, galing States, bago pa po siya pumasok ng PBB, nagpapagupit po ako sa barbero po noon. Yes, sir. Sa TV po siya. Tapos sabi, yung issue pa nakalagay doon. Hindi pa Bibi noon, Rostong Padilla, bakla nga ba? Nagalit ka? Oo. Oh, sabi, okay. Sabi mo, hindi bakla yan. Tito ko yan. Maraming chicks yan. Doon yan talaga ang showbiz. Eh, nung umamin, hindi na po ako bumalik ulit. Ikaw, Daniel. Ako naman, parang, nung nalaman ko, okay lang. Parang, okay lang. Wala nung bakla mo yun. Oo, napakabait naman. Oo naman. Nabibi talaga. I'm really proud of this boy. Oh, we see each other every time may mga get-together si Romel. And he's very respectful eh. Yan ang gusto ko sa batang yan eh. Oh, he just takes me as I am. So, parang Tita Bibi ng Tita Bibi yan eh. So, tuwa na lang ako. A message sa isa't isa. Proud na proud kami sa'yo. No? Keep it up. At alam kong hindi ka magbabago. Mahal ka namin at lagi kami nandito para sa'yo. Para sa'yo at kay Kuya Rap, kay Katarwana sa'yo, mga kapatid ko. Nandiyan lang ako para sa inyo, siyempre, dahil bigayan tayo eh. Tayong lahat mag-i-enjoy sa mga blessings na nakukuha. Alam mo, isang pagpapakita to na para maging ehemplo sa ibang tao na walang half-brother, walang half-sister. Wala ako. Yan. Magkapatid kayo sa lahat. Sa airmats galing ko, walang half-half. Kung kapatid mo, kapatid mo. Yan. Thank you sa inyong dalawa, Chong. Thank you. Yo. Hey. Yo.